Pag-usapan pa natin ang mga alternatibong pampalamig ngayong tag-init kasama si Mobile Journal Merrymon Reyes. May dala ka dito eh, no? Yes. Ito eh hindi DIY, 'di ba? Ano ang tawag dito? Ito naman ay mini air cooler. Mini air cooler. Yes. Okay. Bukod sa gumagana ba ito? Yes, ang kinagandahan, pwede rin siyang gamitin ng power bank. So pwede mo siyang dalhin kahit saan. I-on nga natin. Pa rin. I-on nga natin. Naka-on na siya ngayon and pwede pa daw, may claim siya na meron din daw siyang UV. Okay. So, ayan, may mararamdaman panglaban ka ng hangin. Panglaban pa sa bakterya. Malamig, ha? Malamig. Yes, kasi nilagyan din natin ng malamig na tubig plus ice cubes kasi natunaw na. Lalagyan mo lang siya ng tubig. Yes. Malamig na tubig. Kanina nakita ko, nilagyan mo ng yelo, no? Yes, Pops Jay. Para pandagdag lamig na siya. So, yung binubuga nito na hangin is malamig. Plus, yung filter niya sa loob, pag tatanggalin mo siya, ibababad mo siya sa tubig, pwede rin daw siyang ilagay muna sa freezer. Pagka sinalpak dyan, dagdag lamig din siya. Malamig talaga siya. Yes. Malamig. Okay. Tsaka murang-mura siya. Ito, madaling bilin at marami na bang gumagamit ng ganito sa init eh. Yes, Papsi. Actually, yun yung reason kung bakit nakita natin siya. Kasi nag-search tayo, naging curious tayo eh. Meron bang murang version ng aircon? May nakita tayo. And sa social media pala, kalat na siya. Kaya mas bumababa yung pressure niya. Kaya lahat ng nakikita ko, hinanap ko yung pinakamura, nasa 200 pesos. Nakita ko powered siya ng isang, ano bang tawag? Ito, power bank. Ito, power portable bank. Na power yes. bank. Gaano katagal naman nagtatagal yung, malakas ba kumonsumo ng kuryente? Hindi mababa lang. Para mababa lang siyang radyo. Kasi ang volts niya lang is 5 volts. So para lang siyang radyo, yung mga light appliances natin na ginagamit. So hindi ganun kataas yung konsumo niya sa kuryente. Nakita ko yung ginawa ng teacher natin, ano? Ito ba talagang naisip niya o ginaya niya lang din na may nakita siya, may napanood siya? Actually, nung tinanong natin si Teacher Ann, ang sabi niya, siya rin kasi, nagre-research daw siya ng mga pwedeng gawin bilang content creator. And marami rin daw kasi siyang nakita na DIY air coolers. So para sa kanya, gusto niya raw i-test kung alin yung maganda, alin yung tama, ano yung effective doon. Very practical, ano? May yes, electric fan naman malamang, no? Sa yes. bahay and parang hiniwa lang na plastic bottle yes, kaya at nilagyan siya. Ng yelo. Correct. Kaya yun yung naanuhan ni Teacher Ann. Pwede mo rin lagyan ng juice o kung ano mang pampalamig. Para may lasa yung hangin. Para nagagamit mo rin yung yelo. Yes, ano? Pops J. Mahal din ang yelo. Ah. Gaano katagal naman bago maubos yung kanyang mga yelo? Ang nabanggit niya sa mga atin kasi... Mga oras din ba itinatagal? Oras din. Kapag tube ice yung ginagamit yung mga 5 piso, 10 piso mo na bibili na by bulk, nasa isang oras daw kaya yon. Pero pagka buo-buo yung mga yelo, ilang oras din yung lilipas doon. Kaya maganda raw siya, mura pa. Sabi ni Teacher Ann, ito ay safe, no? Talaga yes. inaral niya kung ano ang ligtas. Pero siyempre, basa din niya, may tubig at may kuryente naman yung electric fan. Yes, Pops, may mga tips ba siya? Na bago mo i-set up yung electric fan mo sa bahay, ano ang sabi niya? Meron. Ang kaya yung iba sa mga ginagawa niya na rin ngayon, may tube na. Para yung tulo ng tubig, nade-drain siya, papalayo doon sa pinaka-electric fan. Tsaka kapag bubutasan yung bote, hindi masyadong aabot doon sa pinaka-ilalim, nasa gitna, pataas ng bote yung butas. Para yung tulo niya, hindi naman kakalat, hindi siya mag-splatter around. Kaya syempre, maingat dapat yung pag-secure nung tali para nakakabit lang talaga yung bote, maayos at safe na gagamitin yung DIY air cooler. Doon ba sa kanila, sa lugar nila, sa Mindoro, may mga gumaya na doon sa kanyang ginawa? Actually, nakita ko na rin ngayon online na marami na ang nag-e-engage sa mga posts ni Teacher Ann. So, mas marami views. Na ngayon ang gumagaya. Marami, Yes, Pops J, totoo. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrymon Reyes.